Bad trip na bad trip si Leon kaya halos masira yung pinto ng kanyang kwarto sa pagbagsak niyang pagsara. Nakuha pa ni Teresa makipag-chat at makipaglandian sa Raymond na yun habang nag-live ang kumag na yun. Isa pang kinaiinis niya kanina sa mall. Halos lumuwa ng mga mata ng mga hinayupak na kalalakihan sa katabing table nila dahil sa kakatingin sa magandang leg si Teresa. Halos maglaway ang mga ito lalo pat kitang maputi at makinis itong balikat. Isama pa ang bahagyang nakalabas na cleavage nito. Kung nagtagal pa sila doon, baka talaga nakakuha na siya ng kaaway. At baka natusok niya mga mata ng hinayupak na yon para magtanda. Sa bagay, kahit nga naman siya na makita itong lumabas sa kanyang kwarto matapos mabihis, ay napatulala at talagang napatitig sa kagandahan nito. Ibang lalaki pa kaya? Kaya lang hindi niya nito pinagbalit pa ng damit dahil baka mainis ito at isipin na pakiala meron siya sa nais itong suotin. Kaya lang hindi niya akalaing ganun ang mangyayari kaya pinilit niya itong pinagbalit kanina sa mall. Kahit nung bumibili sila ng cellphone, iba ang tingin pinupukol ng lalaking namimili din ang phone dito. Kahit na medyo balot na si Teresa kaya naman, napilitan siya ipakilala itong asawa. Kahit sa sarili, hindi niya maipaliwanag kung bakit at ano na ba nangyayari sa kanya. Mas nagulo ang buhay niya simula nang may namagitan sa kanila Teresa. Kahit ang relasyon nila ni Adela ay nagkakaproblema na, katulad kanina, muntik na sila magkahiwalay pero mabuti na lamang at nagkaayos pa sila. At yun ay dahil sa pagpapahiram sa kanya ng phone ni Teresa. Alam niyang nasasaktan na ito. Nasasaktan ito tuwing makikita at maririnig nito, nakausap niya si Adela. Pero wala naman siyang pakialam doon. Ngunit hindi talaga nawawala sa kanyang isipan ang sinabi nitong minsan sa kanya. Yung nagmahal lang daw naman ito, ang mali nga lang daw ay dahil sa taong iyon at hinaditong sana ibang lalaki na lamang. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman ng sandaling iyon. Parang nais niyang tumutol sa sinabi nito. Parang may kirot sa kanyang puso nang sabihin nito ang bagay na iyon. Basta't kahit siyang igulong-gulo na rin talaga. Sa mga sandaling naangkin niya ito, parang nasa langit ang kanyang pakiramdam. Parang kahit alam niyang bawal at hindi dapat ay palaging parang nais pa niyang ulit-ulitin. Umayos ka, Leon. Nawawala ka na naman. Bulong niya sa sarili. Tsaka na pabuntuhin nga na lamang. Samantala, Raymond, mamaya na lang may nagagalit na eh. Chat ni Teresa kay Raymond na patuloy nagla-live at kinukuha ang atensyon niya. Tsaka pinatay na ang data ng kanyang phone. Hindi na hinintay pa ang sagot ni Raymond at pinagpatuloy na lamang ang pagkain tsaka panonood ng TV. Inis na inis talaga siya kay Leon. Nakuha pa talaga nitong magalit sa kanya. Ito nga may kinakalantari eh. Babalik na rin pa yata siya. Tsaka ano nga ba talagang karapatan nitong pagbawalan siya? Noon pa sila nag-usap ng tungkol dito. Ano ba talaga gusto nito? Minabuti niyang mag-shower na lamang para makapagpalit din siya ng damit. Pantulog. Mahirap na yung puro siya isip dito at baka ikabaliw na niya yun. Nagdala na siya ng damit sa loob ng bathroom para doon na rin siya magbihis. Baka kasi lumabas bigla si Leon sa room nito at maabutan siyang nagbibihis sa may sala. Mahirap na. Baka kung ano naman ang maisipan itong gawin. Mabilis lamang siya nag-half bath. Malamig kasi ang tubig tsaka nagbihis na rin siya doon. Sarap naman sa pakiramdam kapag ganitong fresh na fresh siya. Parang ang sarap matulog lalo pat may kutsyon na siyang matutulugan. Kanina'y nakita na yun ni Leon sa may gilid ng sofa pero hindi nito iyon pinuna kaya naman naisip niya na baka okay lamang dito na gagamitin niya ekstrang kutsyon nito. Inayos niya ang latag ni Leon. Inayos din niya ang kobrikama na nakapalot doon at nilagay ang kanyang nag-iisang ulan at kumot tsaka na siya humilata doon. Pero magpapantok pa siya kaya naman binuksan niya ang TV. Nanood na lamang siya ng mga Korean drama series doon. Maya-maya ay parang narinig niyang may sinasabi si Leon. Pero hindi niya naintindihan kaya naman, hininaan niya ang sounds ng TV. Ngunit napakunot noo siya ng tila iba ang kanyang narinig. Agad na napanunok siya ng laway nang may kakaibang pumasok sa kanyang isipan. Ano ba, Teresa? Mukhang nagiging marumi na yung utak mo. Naiiling na si Tania sa sarili, tsaka muna sanang lakalaksan ang sound ng TV. Ngunit narinig na naman niyang lumakas ang ungol ni Leon. Naisip niyang baka mali naman siya ng hinala. Baka naman nakatulog na ito at nanaginip lamang. Sa naisip ay agad siyang nag-alala para dito. Ang dumi na ng kanyang iniisip dito tapos yun pala, nananaginip lamang ito. Agad siyang bumangon para puntahan ito. Hindi naman nakalak ang pinto kaya nabuksan niya ito. Ngunit para lamang magulat. Si Leon, walang ni anumang saplot at nakahiga sa kama. Hawak-hawak ang phone habang isang kamay naman ay nakahawak sa nagngangalit itong alaga. Habang bilis nagtataas baba iyon. Hindi agad siya napansin ni Leon dahil sa pagkaabala nito sa ginagawa.
"You are so big, babe." Narinig niyang daing naman na isang boses at napagtanto niya ng Ate Adela niya iyon. Ibig sabihin, gumagawa ng kababalaghan ng dalawa sa video call. At halos manlaki ang kanyang mga mata at napaawang pa ang kanyang labi nang makitang bumulwak ang maraming katas ni Leon sa alaga nito. "Oh shit, you are so good, babe." Daing naman ang babae sa phone at agad na napahiyaw marahil narating na rin na ang lurok ng rigaya. Tila nawalan ng lakas ang kanyang tuhod ng mga sandaling iyon. Maging ang mga kamay niya ay marahang nanginginig, pati na ang kanyang tuhod. Mahigpit siyang napahawak sa saradura ng pinto at pinilit na humakbang palabas pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay namamanhid ng buo niyang kitawan at ang puso niya. Parang pinipiga at parang napakaraming matatalim na bagay na tumutusok. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Gusto niyang umiyak na malakas pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang lumuha habang nakatingin pa rin sa pinakamamahal niyang lalaki na tila baliw na pinapakita pa sa kausap nito ang katas na nagkalat sa puso nito. Ngunit napanong ito sa may pinto at agad na napaawang ang labi nang makita siya. Muli nitong napatay ang call at saka bumalikwas ng bangon. "Teresa!" Tawag nito sa kanyang pangalan. Para lamang siyang tinulo sa kanyang kinatatayuan. Ni hindi siya nakakilos kahit na napakalapit ito sa kanya. "Teresa, anong ginagawa mo dito? Bakit ka ba umiiyak?" Wika nito sa kasi niya hinawakan sa braso. Talagang nagtatanong pa ito. Akala niya noon okay na eh. Akala niya noon kaya niyang tanggapin lahat ng pinagagawa nito. Pero yung mahuli itong mismong ginagawa ang bagay na yon. Yung bagay na akala niya ay kaya niyang tanggapin. Pero hindi pala niya kaya. Ang sakit-sakit. Lalo na siguro kapag personal na ginagawa yun ng dalawa. Ngunit naisip niya na ganun pala yun kasakit. Ngayon alam niya kung saan humuhugot na matinding galit sa kanya ang Ate Adela niya. Ganoon katindi ang dulot niyang sakit. Ibig sabihin, sobra-sobrang sakit pala talaga ang naidurot niya sa kanyang Ate Adela. Marahil ito na ang karma niya. Baka nga mas masahol pa ang sakit na maramdaman niya sa mga darating pang panahon. Parang gusto na nga yata niyang sumuko. Parang natatakot siyang harapin pa ang darating na pasakit na iyon. Hinawakan siya ni Leon, ngunit agad din niyang ipinagsiyang kamay nito, tsaka pinilit ang humakbang para lumabas ng silid nito. Parang feeling niya ay ang dumi nito. Parang bigla-bigla nang didiri siyang hawakan nito. Sumunod ito sa kanya hanggang sa sala. Pero agad siyang nahiga sa kutson at tagtalokbong ng kumot. "Teresa, ano bang kaartehan mo ito ha? Normal lamang nakita mo sa kanina. Normal ang bagay na yun sa katulad naming LDR. Huwag ka nga mag-itrato dyan." Galit na wika nito sa kapilit na hinihilang kumot niya. "Ngayon, inaantok na ako." Malamig ang boses na wika niya rito. "Pero Tere, please, leave me alone." Muli niyang wika rito. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, kasunod ang yabag nito papalayo. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag, tsaka tahimik siyang lumuha habang pigil-pigil ang bibig para hindi kumawala doon ang kanyang boses. Walang dudang mahal na mahal talaga niya si Leon dahil sobra siya nasaktan sa nasaksihan. Kinabukasan, "Saan galing ang mga prutas na ito?" Tanong ni Leon kay Teresa. Pasado na 8 ng magising si Teresa pero nagulat siya ng magistan si Leon na nasa kusina. Napakabango din ang amoy na niluluto nito na hindi niya mawari kung anong putahing iyon. Basta agad na kumalam ang kanyang sikmura pagkaamoy niyon. "Ha? Sa mami ni Raymond. Pumunta siya dito kahapon para sana personal na ibigay sa'yo." Wika niya. May sinabi pa ba siyang iba sa'yo?" Tanong nito. "Wala naman. Bakit? Kaano-ano mo ba siya?" Tanong niya rito. "Wala. Maligo ka na para makapag-almasal ka." Wika nito. "Sige." Sagot na lamang niya. "Bakit kaya hindi ito pumasok? Imposible namang talagang sinusunod ito ang sinabi nito sa kanyang mama na ipagluluto na siya. Naku, asa pa talaga siya ha? Baka naman may binabalak ng itong masama o baka naman napagod to kaya nais na lamang pahinga sa araw na to." Nang matapos maligo doon, narin siya sa bathroom nagbihis. Nagdala na kasi siya ng bihisan sa bathroom. Ayaw niyang ibalandra ang katawan. Mahirap na, baka may maisip na naman tong kalokohan. Paglabas niya ng bathroom, natoon ang paningin niya kay Leon na nooy abala sa niluluto nitong ulam. Ang sexy nito habang nagluluto. Kitang-kita kasi niyang malapad na balikat ang mga muscles nito sa braso at likod na tila inaaya siyang yakapin nito at ihilig ang ulo niya doon. Yung parang katulad sa mga Korean drama series na napapanood niya. Para tuloy siyang timang na napapangiti habang nakatingin dito. Kung bakit naman kasi magluluto lamang ito ay kailangan pang topless?
Parang sinasadyang ibalandra ang sexy nitong katawan sa kanya. Napapikit tuloy siya dahil bigla niyang alala kung paano ito gumalaw sa kandungan niya. Gaga ka talaga, Teresa. Ano bang iniisip mo, ha? Ang dumi talaga ng utak mo. Wika niya sa sarili. Natampal pa nga niya ang kanyang noo. Oh, Teresa, kain na. May toasted bread dyan, pandesal at may palaman na rin. Pero kung ayaw mo naman ngayon, sabihin mo lang para umorder na lamang tayo sa baba. Itong ulam kasi yung una ko niluto dahil medyo matagal pa itong palambutin. Wika nito. Mahina ko naman ang boses nito kaya baka nasa mood ito. Aha, okay na yan. Salamat. Tipid na sagot niya rito. Timpla na ba kita ng kape? Tanong nito. Napatigil tuloy siya sa paglakad. Teka, tama ba yung narinig ko? Titimplahan ako ng kape. Nako, mukhang sinasapian yata ng lalaking to. Kawawa naman. Wika ni Teresa sa kanyang sarili. Na naiiling pa. Ah, nako, wag na. Ako na lang. Mag-aayos lang ako ng sarili ko at saka ako magtitimpla. Wika niya rito. Nagpatuloy na siya sa paglakad pero hindi nawawala ang pagkakakunot ng kanyang noo. Bakit kaya bigla-bigla ay nagbago ito? Baka naman bumabawi ito dahil sa nasaksihan niya kagabi. Kaya ganon. Nagluluto ito pambawi. Parang bulalo ang niluluto nito pero napansin niyang may pasa dito niluluto. Baka naman birthday nito kaya nag-abala pa itong magluto. Dadalawa lang naman sila pero parang ang dami ng iluluto nito. Baka nga guilty ito sa nangyari kagabi. Kaya ngayon ang bait-bait nito. At balak pa yatang timplahan siya ng kape. Sana lagi na lamang itong ganun. Lagi na lang mahinahon ang boses at mafe-feel mo talaga na may pakito sa kanya. Sana kung ano man na nakain nito, inubos na lamang ito para naman tuloy na itong magbago ng pakikitungo sa kanya. Matapos magayos ng sarili, nagtungo na si Teresa sa kusina para magkape. Ngunit hindi niya napigil na mapangiti sa makita sa mesa ang kape na umuusok pa. Coffee with cream. Alam niyang black coffee lamang iniinom ni Leon, kaya batid niyang hindi yun para dito kundi para sa kanya mismo. Tinimplahan na kita para makapag-almusal ka na. Tanghali na, late na late ang almusal mo. Wika nito. Salamat, Leon. Di ka na sana nag-abala pa. Tipid na sagot na dito saka umupo na sa pagkainan. Nasa harapan na rin niya ang pandesal at toasted bread kaya talagang naninibago siya rito. Ano kaya talaga ang problema nito? Okay lang naman, Teresa. Minsan lang naman eh. Saka gusto ko rin mag-sorry sa'yo sa nangyari kagabi. Sorry kung nasaksihan mo ang bagay na yon. Alam kong bata ka pa pero alam ko rin na naiintindihan mo naman kami ni Ate Adela mo. Magkalayo kami sa isa't isa at syempre, kailangan namin yun para maging maayos at mas matatag ang pagsasama namin. Alam mo naman siguro kung gaano ko siya kamahal, hindi ba? At ganoon din ang ate mo. Kaya please, sana maintindihan mong hindi ganoon kadali ang sitwasyon namin ni Adela. At isa pa, alam naman natin dalawa kung sino talaga ang dahilan kung bakit kami ngayon patago-tago na lang. At alam mong ikaw yon, Teresa. Oo, galit ako sa'yo. Actually, galit na galit. Kaya lang, wala na rin naman tayo magagawa pa. Kundi tapusin na isang taon nating kontrata. Mahabang pahayag nito na hindi niya akalaing gagawin nito iyon. Nag-sorry nga, pero mas ipinamukha nito sa kanya na wala talaga itong kahit ni katiting na pagtingin o kahit awa man lamang. Biruin nyo, nakuha pa talaga nitong ipaalala sa kanya isang taon ninang kasunduan. Sabi na nga ba niya, may mas malalim pang dahilan kung bakit ito absent at kung bakit ang bait-bait nito sa kanya. Para tuloy nawalan siya ng ganang kumain pagkarinig sa sinabi nito. Parang sinadya nitong ipamukha sa kanya ang matatag na samahan ng mga ito. Kailangan ba talaga yun? Kailangan ba talagang saktan siya nito ng paulit-ulit? Leon, hindi ba pwedeng kapag tayo lang wag natin pag-usapan si Ate Adela? Pwede bang kahit pagpapanggap lamang, magmukhang okay tayong dalawa? Tsaka please naman oh, nag-uumpisa pa lamang tayo. Malayo pa tayo sa 1 year kaya please, wag mo namang ipamukha sa akin na talagang atat na atat ka nang tapusin natin to. Bigyan mo naman ako ng kahit konting kahihiyan na yun. Kahit sana alang-alang lamang sa dati natin pinagsamahan. Kahit yun lang. Naluluhang wika niya rito. Napansin niya ang pagkuyom ng pala nito. Tsaka ang pag-iigtingan ng panga. Mukhang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Pati ba naman sa pagbanggit ng kanyang pangalan, ipinagbabawal mo pa? Huwag kang masyadong demanding, Teresa. Dahil kung hindi mo sana kami ginulong ni Adela, sana siya ang kasama ko ngayon at hindi ang isang katulad mo. Singhal nito sa kanya. Ayun, lumabas na naman ang tunay nitong ugali. Pakaramdam niya ay sasaktan na naman siya nito. Baka nga kumukuha lamang ng tiyempo. Akmang lalapit ito sa kanya ngunit tumunog ang phone nito. Kinuha nito ang phone na nakapatong sa lamesa. Siya naman ay tila nais nang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at magtungo na lamang sa sala pero ni hindi niya nagawa. Happy monthsary, babe ko. Wika ng girlfriend nito.
Mababakas ang kasiyahan sa boses. Napaawang naman ang kanyang labi. Kaya naman pala umabsen ito tagdutupa. Dahil espesyal na araw ito para dito. Happy monthsary din, babe. Sayang nga lang at wala ka dito para i-celebrate natin ang araw na ito. Katulad nito. Heist. Sagot naman to ni Leon. Darating din tayo dyan, babe. Konting tiis na lang. Matapos ang problema mo sa Teresa na yan, magkakasama na rin tayo. Wala eh. Nasalakay tayo ng isang malanding higad kaya tayo nagkaganito. Wika nito. Napatingin naman sa kanya si Leon. Sapul na sapul siya sa sinabi nito. Lahat na lang yata ay aalis sa kanya ng Ate Adela niya. Masakit yon para sa kanya pero may magagawa pa ba siya? Galit sa kanyang aka niyang Ate Adela kaya mas mainam na mahimik na lamang siya. Oo naman, babe. Mabilis lamang naman ang isang taon. Parang hindi ko na mahintay pa ang araw na yon, babe. Sagot na Leon dito. Nawala na siya ng ganang magpatuloy pa sa pagkain. May nabuti niyang tumayo na lamang. Kinuha niya ang kanyang kape at nagtungo na lamang sa sala. Binuksan niya ang TV. Nanood siya habang inuubos ang kanyang kape. Umalis siya dahil hindi niya kayang tagalan ang landian ng dalawa. Parang may pumipiga sa kanyang puso habang nagaharutan namang ito sa video call. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang phone. Si Raymond, tumatawag sa messenger. Oh hi, good morning Teresa. Masayang bati sa kanya ni Raymond. Okay lang naman, morning din. Sagot niya rito pero hindi siya magawang gumiti. Bakit parang wala ka sa mood? May problema ka ba, Teresa? Tanong nito. Ha? Wala naman. Ano lang, kakagising ko lang kaya ganito. Sagot na lamang niya. Ah, akala ko inaway ka na naman ng hilaw mong asawa. Natatawa pang wika muli nito. Sira? Hindi ah. Ano lang kasi. Hindi pa na natapos ang sasabihin nang mabigla na lamang siya kay Leon. Mabilis itong nakalapit sa kanya at walang babalang inagawang kanyang phone. Leon, akin na yan! Sigaw niya. Dude, kung balak mong kumalanta rin ng babae pwes, huwag kay Teresa. May asawa na siya kaya tigilan mo na siya dahil baka hindi kita matansya. Galit na wika na Leon kay Raymond, sabay patay ng call. At ikaw naman, napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka nakikinig. Kahit kailan ka talaga, yan ang ugaling meron ka. Galit na wika nito sabay abot sa kanya ng phone at pagkaway tumalikod na rin. Ni hindi na siya hinintay na makapagpaliwanag man lamang. Hilig-hilig manita, yung sarili niya kaya ang sitahin niya. Inis na wika ni Teresa sa sarili. Lunch na tayo, Teresa. Aya ni Leon sa kanya. Akalain mo yun, bilong pala ko sa celebration nyo. Mahinang wika niya. May sinasabi ka, Teresa? Tanong nito. Ah, wala naman. Sige, susunod na ako. Wika na lamang niya. Matapos kasing sitahin siya nito, hinayaan na lamang siya manood ng movie sa sala habang ito'y abala sa pagluluto at pakikipag-usap sa girlfriend nito. Hindi rin niya sinunod ito at nagpatuloy din siya sa pakikipag-usap kay Raymond. Pakiba niya dito? Alangan namang lagi na lamang siya susunod sa mga nais ito. Nababagot na nga siya sa loob ng kondo nito. Tapos kahit pakikipag-usap sa iba ay pagbabawal pa rito. Kain na tayo, babe. Narinig niyang wika ni Leon. Napailing siya na makita ang pagkakaayos ng lamesa. Nasa dulo siya. Talagang sinadya ni Leon na ilayo siya. Ito naman ay nasa kabilang dulo. Nasa harapan nito ang pagkain. May pa-wine pang nalalaman at may flowers pa. Tapos naharap nito ang phone. Kasi ka-video call pa rin ang girlfriend nito. Samantalang siya nilagyan lamang ng kanin sa isang plato at ulam sa mangkok. Kasabay nga naman siya nitong kumain pero ang girlfriend naman ito ang kaharap nito. Umupo siya sa mesa at hindi na lamang pinansin sa Leon. Naiirita siya sa boses ng kanyang Ate Adela na masyadong pa-cute. Parang gustong-gusto niya itong pagsabihan. Si Leo naman parang tangang kunwari pa isusubuan ng girlfriend nito na naka-video call. Tiyak niyang malinis lamang siya maghapon dito sa bahay, lalo pat alam niyang maghapon ng mga itong mag-uusap. Wala naman ibang magawa. Sumasakit ang lagod niya kakahiga at pet naman kakaupo. Inaya siya kanina ni Raymond na lumabas, pero tumanggi siya pero parang naisa lamang niyang lumabas kesa naman mabisit lamang dito sa loob. Leon, pwede bang lumabas muna ako? Andito ka naman eh, kaya pwede bang gumala ako? Wika niya rito. Natigil na naman ito sa pagsubo dahil sa sinabi niya. Sinong kasama mo? Tanong nito. Wala, ako lang. Medyo nababagot na kasi ako dito sa bahay. Wika niya. Hindi pwede. Hindi mo nga alam ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Mamaya niyan mawala ka pa. Inis na wika nito. Hayaan mo na siya kung gusto niyang gumala.
Aba, at kailan ka pa naging concerned sa babaeng yan, babe? Mataas din ang boses na wika ng kanyang ate Adela. Naka-video call nito. Pero babe, baka mapano kasi siya eh, at hayaan mo lang siya. Mas gusto mo pa yata siyang makasama kaysa sa akin. Patayin mo na lang kaya itong call. Inis na wika mo rin ang girlfriend nito. Napailing na lamang siya. Hayaan mo, hindi ako mawawala. Nag-chat din si Raymond, inaaya niya akong gumala. Wika niya. What? Sino may sabi sa'yo na pwede kang sumama? Sabi niyang hayaan mo siya sa gusto niya eh. Mag-aaway na naman ba tayo, Leon? Sa mismong mansari pa natin at dahil na naman ba sa babaeng yan? Galit na wika ng girlfriend nito. Natameme naman si Leon pero masama ang tingin sa kanya. Tumayo na siya. Hindi na niya tinapos pang pagkain at nagtungo na sa salas para magbihis. Isang maroon na crop top pero style t-shirt ang kanyang suot. Partner ay ripped maong pants kaya ang astig niyang tingnan. Lalo pat kita ang kanyang flat na tummy. Tapos, pinartneran niya yun ang kanyang white sneakers. Itinali lamang niya nang basta ang kanyang buhok pa itaas. Naglagay ng lip balm, konting blush on at nag-spray ng cologne. Saka siya lumabas ng room ni Leon. Nakigamit kasi siya. Doon siya nakibihis kasi ayaw niya sa bathroom pa dahil madadaanan niya ang dining room. Siyempre, nandun si Leon, baka mas lalong mabadrip ito. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag. Nag-chat siya kay Raymond. Buti na lang nakaredy na pala ito. Nagtungo siya sa dining room para magpaalam kay Leon. Bahala na basta nagpaalam siya bago umalis. Leon, aalis na ako. Malakas na wika niya. Nakasa siya lumapit ay dito. Nakating lamang ito na masama sa kanya. Kaya may nabuti niyang tumalikod na. Bahala na mamaya pag uwi niya. Hindi naman siguro siya nito sasaktan. Ayaw pa nito yun? Magkakaroon ng dalawa ng privacy. Magagawa pa nila ang kababalaghang ginagawa nila katulad kagabi. Naiiyak siya kapag naalala niya ang bagay na yun. Hays, wala man lang konsiderasyon ng dalawa. Kahit nandun siya, gumagawa pa talaga ng kalokohan ng mga to. Narinig niyang tinawag siya ni Leon, pero mabilis siyang lumabas na ng pinto. Baka bigilan pa siya nito, mahirap na. Nakangiting mukha ni Raymond ang nabungaran niya paglabas niya ng pinto. Wow, ang ganda ng date ko ah. Pabirong wika nito. Sira, saan ba tayo gagala? Tsaka magko-commute ba tayo o may kotse ka? Tanong niya rito. May motor ako. Motor lang tayo dahil matindi ang traffic dito sa Maynila. Sa Mall of Asia pa naman tayo gagala at medyo matraffic ang daan patungo doon. Wika nito. Wow, sa MOA tayo pupunta? OMG, sa TV ko lang nakikita yun ah. Never pa kasi kami nakapunta doon ni na mama. Tsaka mas nakaka-excite yun dahil magmo-motor tayo. Masayang bulalas niya. Hindi kasi siya pinapayagang sumakay sa motor ng kanyang mama at papa kahit na gustong gusto niya. Gusto pa nga sana niya magkaroon ng sariling motor para siya na magdadrive kaya lang di din siya pinayagan kahit na sabi naman niya mag-iingat siya. At balak niya eh sa pera naman niya yung bibilhin. Di naman kasi siya magastos masyado kaya kaya niyang makaipon ng pambili niyon. Yup, kaya humawak ka mabuti at baka mapansin ko na wala ka na pala sa likod ko. Nakangiting paalala nito. Siyempre no, pasaway ka. Tingin mo naman sa akin, di marunong umangkas? Nakairap na wika niya dito. Biro lang po, madam. Tara na. Ayan ito sa kanya, sakay sabay na silang bumaba. Buti na lang, nagpantalon siya. Muntik na siya magpalda kanina. Buti na lamang naisipan niyang magpalit. Samantala, nagpupuyas naman sa galit si Leon kahit pakausap niya si Adela. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan si Teresa. Kung hindi lang talaga niya kausap si Adela, baka nasaktan niya ito. O sa pagpapaanam ito, baka nakaladkad niya ito papasok ng kanyang silid at ikinulong ito doon. Sinong may sabing pwede itong gumala kasama ibang lalaki? Kung nais itong gumala, edi sana sinabi nito sa kanya, hindi yung ibang lalaki pang aayain ito. Tapos ay nakita pa niya, labas na naman ang puso at tiyan nito. Talaga yatang sinasadya pa nitong ilabas yun para ipangalandakan kay Raymond. Babe, uy, may sinasabi ako. Di ka na naman nakikinig eh. Ines na wika ni Adela na hindi na niya napansin na sinasabi. Okupado kasi ni Teresa ang isip niya. Ha? Babe, may naalala kasi ako mga papeles na naiwan ko sa opisina. Kailangan ko nga pala yun bukas. Babe, pwede bang saglitin ko muna ngayon? Mabilis naman ako eh, promise. Uwi din ako agad. Paalam niya rito. Wala naman talagang papeles. Ang totoo, nais lamang yung sundan sa Teresa. Hindi niya alam kung saan ang punta ng mga ito pero ang active sa social media si Leon. Kaya natitiyak niyang maipopost ito ang pupunta nitong lugar kasama sa Teresa. Hindi ka aalis. Alam mo Leon,
May napapansin ako sa'yo simula nang tumira ang babaeng haliporot na yun dyan. Hindi ka na masyado nag-update sa akin. Tapos palagi ka nagmamadali kapag kausap ako. Tsaka mainit na rin ang ulo mo. Katulad kagabi. Kapag nagkakamon ako ng hiwalayan, halos magmakaawa ka pa sa akin. Pero kagabi, napakadali mo lamang pumayag. Bakit ngayon? Mas mahalaga na ba siya sa'yo na yun? Dahil ba mas bata siya? Mas maganda siya sa akin, kaya ganun? Ang daya mo naman eh. Akala ko ba ako lang? Pinatawad na nga kita tapos ganyan pa pala magiging trato mo sa akin. Punong-puno ng hinanakit na wika nito. Nakaramdam naman si Leon ng pagkahabag dito. Bakit nga naman siya nagkakagano ng dahil lamang sa walang kwentang babaeng yun? Pati ang mahal niya ay napapabayaan niya. Maging ang mga pangarap nilang dalawa, hindi niya naaalala pa dahil okupado ni Teresa ang kanyang isipan. Anong klaseng tao siya? Hindi man lang niya naisip ang sakripisyo ni Adela sa kanya. Sorry na, babe. Okay, hindi na lang ako aalis. Ipapadala ko na lang dito ang mga papers sa sekretarya ko. Sorry kung sa tingin mo nagkukulang na ako nito kasi mga huling linggo. Busy kami sa opisina kaya talagang halos wala akong bakanteng oras. Hinging paumanhin niya rito. Talaga? Hindi ka naaalis? Naluluhang tanong nito. Oo, promise hindi na. Sorry na, babe. I love you. I love you so much, babe. Para di ka mabagot, gusto mo tabi tayo? Malanding tanong nito. Ah, gusto ko yan, babe. Tara? Nakangiting wika niya rito. May bago akong toy dito, babe, eh. At sure ko kasing laki yun ang ano mo. Malanding wika nito muli. At saka namungay ang mata, sabay subo ng kanyang daliri. Ang sexy mo talaga, babe ko. Kung nandito ka lang, lagot ka talaga sa akin. Excited na wika ni Leon. Medyo tinabla na rin siya ng pangaakit nito. Humagikik naman ito at nagtungo sa kwarto nito. Saka sinisimulan siyang pag-initin. Samantala, Raymond! Gosh! Ang ganda rito! Bulala si Teresa pagkababa niya ng motor ng binata. Dito ka lang, Teresa, ha? Park ko lang tong motor saglit tapos pasok na tayo sa loob. Wika ni Raymond saka pumasok na sa parking lot ng mall. Nakangiti habang nililibot ni Teresa ang kanyang paningin sa napakalawak na mall na iyon. Hindi lang pala talaga ito sa TV malaki, kundi talagang napakalaki. At sa tingin niya hindi niya kayang libutin ito na maghapon. Noon pa kasi niya inaaya ang kanyang mama at papa na magtungo dito pero dahil nga busy ang kanyang papa, hindi matuloy-tuloy. Kaya naman ngayon ay manghang-mangha siya sa buong paligid. Napakaraming tao ang namamasyal doon. May mga ibang lahi pa nga. Let's go! Narinig niyang wika ni Raymond na nasa likod na pala niya. Tara! Sagot naman niya at nagpatiuno na siya sa pagpasok. Halos mapaawang ang kanyang bibig nang masilayan ang doob. Ang ganda! Sobrang ibang-iba sa mall nila sa kanilang province. Hindi kasi ganoon kadlaki ang kanilang mall. Kain kaya muna tayo, Teresa. Di pa kasi ako nananghalian. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nito. Kumain na, kaya lang di ko naubos. May asungot kasi. Ang totoo, gutom na nga ako eh. Wika niya. Samyupsal tayo. Gusto mo ba nun? Tanong nito. Oo naman, no? Fan yata ako ng Korean drama at palagi kami niyang kumakain ni Ate Ade. I mean, nang pinsan ko sa lugar namin. Wika niya. Muntik pa niyang mabanggit ang name ng kanyang Ate Adela. Lagi kasi niya itong kabonding. Kasama sa lahat ng galaan. Ito lang kasi talaga ang kaklose niyang pinsan. Kaya naman kapag wala silang gala ng kanyang mga kaibigan, ang Ate Adela niyang kanyang kasama. Yun nga lang, malabo na mangyari to. Kasi lampas galit ang langit sa kanya ng kanyang Ate Adela. Sana nga lang dumating ang araw na mapatawad na siya nitong muli. Pero batid niyang malabo na mangyari pa iyon, kahit pa sabihing mawala na siya sa landas sa Leon. Tara, doon tayo sa may seaside. Wika nito sabay hawak sa kanyang kamay at rinila siya pasakay ng escalator. Nagmasid naman siya sa buong paligid. Namataan niya ang shop ng mga gitar. Tinandaan niya iyon para iyain si Raymond doon pagkatapos nilang kumain. May gitara sana siya sa kanilang bahay pero hindi niya nadala iyon dahil magulo nga ang kanyang isipan. Tinitingnan niya kung mayroong murang acoustic guitar. Pero naman may mapaglibangan siya kahit nasa loob lamang ng bahay. Ilang minuto lamang at nasa loob na sila ng Korean restaurant. Hinayaan niya si Raymond na umorder. Siya naman ay abala ang mata sa labas ng restaurant. Ang dami kasing tao sa may seaside. Nagkakasiyahan ng mga ito. Parang ang sarap doon tumambay sa may Bermuda. Umupo at tumugtog ng gitara. Kaya naman binalak din niyang ayain si Raymond na tumambay doon pagkatapos silang bumili ng gitara. Hiling lamang niya may mura doon. Kahit yung tigtatlong libo lang.
Medyo alanganin lamang siya dahil nga kilala ang tatak ng gitara na iyon. Baka wala, pero bahala na. Basta kailangan talaga niyan tumugtog. Stress reliever kasi niya pagtugtog ng gitara. Yun naman ang isang katangiang naman niya sa kanyang ama. Ang sarap ng mga pagkain nila. Si Raymond lamang ang nag-grill ng lahat. Ayon nitong siya ang gumawa niyon kahit naman sanay na sanay na siya doon. Ito daw ang lalaki kaya dapat na pagsilbihan siya nito. Nagustuhan din niyang lasa na iba pang side dishes na kanilang in order. Lalo na yung Korean noodles na japchae. Sobrang sarap talaga. Kaya naman yun ang una niyang nilantakan. Nakakatawa si Raymond habang kumakain sila. Napaka-gentleman talaga nito. Talagang hindi siya nito pinag-ihaw. At inaabot pa sa kanya ay ready to eat na. Yun bang may nakalagay ng karne at kimchi sa lettuce? Pinagtitiginan na nga sila ng isang grupo ng mga kababaihan na malapit sa kanilang mesa. Kilig na kilig amang ito sa ginagawa ni Raymond at syempre, napapasana all. Akala yata ay may relasyon sila ni Raymond. Hinayaan na lamang nila amang ito. At ito namang si Raymond, mas naging sweet pa sa kanya. Nag-take pa ito ng picture na animo'y susubuan siya. Hinayaan na lamang niya kasi nakakahiya naman kung tumanggi siya nito. Na ang nag-sacrifice nga na ihawin lahat ng pagkain nila. Medyo kinabahan lang siya nang ipost ito iyon sa Facebook page ito. At maging ang ilan nilang pictures na magkasama. Ang dami tuloy comment na akala ng lahat eh sila na. Tuwang-tuwa naman si Raymond dahil sobrang dami talaga ng comment at react at shares ng photo nilang dalawa. Wala naman tong nilagay na kung ano sa caption basta with my friend lang. Tapos iba pa rin ang iniisip ng mga followers ito. Sa bagay, marami nagsasabi na ito daw ang unang beses na nag-post ng photo si Raymond na may kasamang babae kaya naman ayun, biglang boom ang mga reactors ito. Hiling na lamang niya sana eh hindi makita ni Leon ang picture nila. Pero posible talaga ito. Iyong makita dahil ilang minuto pa lang trending ng photo nila. Matapos silang kumain, nagbigay siya ng bag para sa food kay Raymond pero tumanggi ito. Ito raw ang nag-aya kaya ito daw ang taya. Kahit anong pilit niya, wala talaga siyang magawa kaya naman, inayon na niya ito sa shop ng mga gitara na nakita niya kanina. Wow! Seryoso? Marunong kang tumugtog ng gitara? Gulat na tanong sa kanya ni Raymond. Oo naman, actually ito talaga naman ako sa papa ko. Alam mo bang napakagaling na gitarista ng papa ko? Siya nga ang tumutugtog sa aming bayan kapag may pa-amateur sa fiesta. Masayang sabi niya rito. Amateur? Tanong nito. Mukhang di nagets ang sinabi niya. Amateur? Yung patimpalak sa mga awit? Tuwing fiesta lamang sa probinsya yung nagaganap at gitarang ginagamit at tugtugin para sa bayan naman ng mga kalahok ng mga awit. Mahabang paliwanag niya rito. Ah, ganun ba? So, bibili ka ng gitara dito? Tanong mo rin to. Oo, sana eh. Sana nga may mura para makabili ako. Di ko kasi ugali yung bumili ng mga mahal. Ayokong gumastos sa malaki para lamang sa isang gamit. Mas nais ko yung mura lang para hindi gaanong makagalawang pera ko. Wika niya. Nice, ang bait naman ng girlfriend ko. Wika nito. Nge, girlfriend ka dyan. Taas ang kilay na wika niya rito. La, joke lang naman po. Natatawang wika nito. Pasok na tayo. Ayan niya rito. Naku, puro kakalokohan. Tara, tanong nito. Wait, pwede bang mag-live? Tanggi niya. Uy, wag na, nakakahiya. Sige na, para makahingi din tayo ng tips sa pagbili ng gitara. Wika nito. Eh, pero ano kasi? Tayo na. Wika nito. Sige na, ito na, naka-live na. Napakamot na lamang siya, sa ulo, tsaka noon nang pumasok sa loob. Namili siya ng gitara na swak sa kanyang budget. Napangiti siya nang makitang may 3,000 ang budget. Mukhang okay naman yun, maging ang tunog. Pero may sinadyasang ilang followers ni Raymond. Keso, i-check daw yung neck at kung gaano kalayo ang string sa fretboard. Siyempre yung tono at kung komportable ba siya sa size. Sa tingin naman niya ay okay na pili niyang gitara. Kaya naman yun na talaga ang pinili niya. Kilig na kilig naman ang mga nanonood sa live ni Raymond. Keso bagay daw sila. Keso astig daw siya kasi babae siya pero marunong mag-gitara. Noong magbabayad na sa cashier, pinigilan siya ni Raymond at ang sabi nito, ito na magbabayad. Parang gift na lamang daw nito iyon sa kanya kasi magkaibigan na sila. Pero hindi siya pumayag. Kahit anong pilit nito. Kaya naman ang mga followers nito ay humanga lalo sa kanya. Ang sabi pa ng ibang comment, mabait na, maganda pa at di mapagmasamantala. Matapos sila magbayad sa cashier, inaya na niya si Raymond na magtungo sa may seaside. Doon mismo sa may Bermuda de Grass na pinlalaroan ng mga kabataan. Ang dami ring mga pamilya doon na nakasalampak ng upo
habang masayang nagmamasid sa mga kabataang masayang naghahabulan. Umupo sila doon at siyempre, sinubukan na niyang tumugtog. Natuwa siya sa bago niyang gitara. Siguradong hindi na siya mababagot sa kondo nito. May libangan na siya. Request ka. Nakangiting wika niya kay Raymond. Seryoso? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo nga, kayo guys, request kayo. Sagot na dito sa kabinalingan ng mga viewers itong buhay na buhay sa comment. Friend of mine, ng MYMP. Okay lang ba? Diba guys, magandang song na yun. Ano, okay lang ba yun? Ang i-request ko? Wika nito ang tinanong pa mga viewers. Okay, one of my favorite song. Sabay tayo ha? Wika niya saka nagsimulang tumipa. Mas bagay ang song na iyon kapag blocking kaya naman nagsimula na siyang tumugtog. At matapos ang intro, sinabayan niya iyon ang kanta. Napaawang ang labi ni Raymond. Maging ang mga viewers ito ay nagkagulo sa comment section dahil hindi siguro akalain naman ito na nagtataglay siya ng ganito ang boses. Matagal na niyang hinihimoks ang kanyang mama at papa na sumali sa mga singing contest sa TV pero siya namang yung ayaw dahil mahihain talaga siya. Patuloy lamang siya sa pagkanta at dahil isa sa paborito niyang kanta ang Friend of Mine, todo bigay siya sa pagkanta. Dalang-dala siya sa liriko ng kanta, kaya naman maging sa pagtugtog eh talagang todo bigay siya. Napapapikit pa siya dahil sa ninanamam talaga niya ang liriko ng kanta. Maya-maya pa ay may nagsilapitan sa kanila mga tao, naengganyang makinig sa pagkanta niya at panonood sa kanyang tumugtog. Kanya-kanya din ang pagkuha ng picture at video ang mga ito sa kanya. Sa live nga ni Raymond, trending na siya, maging sa mga video ang kuha ng ibang nakikinood. Narinig kasi niya sa bumubulala sa mga ito dahil sa pagdaas ng views ng live ng mga ito. Di lang naman niya napapansin ng mga ito, basta nakafocus lamang siya sa pagtugtog. Ganoon kasi siya lalo nakapag-feel na feel talaga niya ang music na kanyang tinutugtog. Parang naglalaho ang lahat sa paligid niya. Parang nagkakaroon siya ng sariling mundo. Ngunit hindi akalain Teresa na makakasama niya si Raymond sa mundong iyon. Parang naglaho ang lahat pero nanatili lamang na sa kanyang paningin si Raymond na noo ay masasalamin ang matinding paghanga sa mga mata patungkol sa kanya. Samantala, kuyom ang mga kamao at halos mag-igtigan ang pakanuli yun habang pinapanood sa pagtugtog si Teresa. Titig na titig ito kay Raymond at ganoon din naman si Raymond dito. Feel na feel nito ang pagtugtog at pagkanta. Totoong maganda ang boses si Teresa kahit siya namang sa unang pagkanta nito. Sinadya niyang magtungo sa page ni Leon dahil nagbabakasakali siya na may post ito doon. At di nga siya nagkamali. Halos mamura siya sa galit na makita mga picture ng mga ito. Lalo na yung animo susubuan ni Raymond si Teresa ng pagkain. Tapos di pa nga siya nakakabawi. Biglang nag-drive si Raymond habang namimili ng gitara si Teresa. Halos hindi siya makahinga sa sobrang pagpupuyos ng kalooban. Lalo pat nakahawakan ito ni Raymond. Tapos nagpapakoment na sana siya noong pinipilit ni Raymond na ito ang magbayad ng gitara. Mabuti na lamang at tumanggi si Teresa. Isa pang ipinuputok ng butsi niya ay ang mga comment ng followers ni Raymond. Keso bagay daw ang dalawa o baka daw magkasintahan ng mga ito pero sinisikret lang sa mga followers. Na keso pogi daw si Raymond at maganda si Teresa kaya naman bagay na bagay talaga mga ito. Muntik na nga siya mapakoment na asawa niya si Teresa. Mabuti na lang tapigiran niya ang kanyang sarili. Tiyak kasi niyang makikita yun ni Adela at siguradong pag-aawayan naman nilang dalawa yun. Trending na si Teresa at may nakita na nga siyang nag-comment na tila isang may-ari ng recording company at inaalam kung saan pwedeng makausap si Teresa. Napakaganda kasi ng pagkanta nito. Malamig ang boses at napakalinis ang pagkakakanta nito at pagtugtog. Ngunit nagulat siya sa ginawa ni Raymond na matapos kumanta si Teresa, kinuha nito ang kamay ni Teresa at hinalikan yun. Nagkagulo ang mga viewers. Maging ang mga taong nakapaligid sa dalawa na kumukuha rin ng video. Sa sobrang galit niya, nasuntok niya ang pader. Humanda ka pag uwi mo, Teresa. Talagang hindi ka panasihan sa akin. At ngayon ay may bago ka na naman. Galit na wika ni Leon. Ano kaya ang gagawin ni Leon sa muling pagbalik ni Teresa sa kondo ng kanyang asawa? Bakit kaya galit na galit si Leon sa nakita niyang ginawa ni Teresa? Gayong in the first place ay siya itong unang nagtataksil sa kanila. Mahal na kaya ni Leon si Teresa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.